Hello guys! Balik na naman tayo sa pag-vlog and this time, mag-voice over muna ako, okay? And for this video, ay magsa-celebrate kami ng 8th birthday ng daughter ko. Oh, ayan na! Wala pa nga kami sa venue. Isusuot na itong floater niya. Di halatang excited ka, anak. At andito na nga pala yung kapatid ko para umattend ng birthday ng anak ko. At sasamahan niya kami para pumili ng cake. At dito na nga sa Goldilocks kami bumili. At ito ang napili namin, Pastel Bloom Greeting Cake. At pumunta na kami sa counter para magpalagay ng greeting message. Pagkatapos namin pumili ng cake ay umuwi na kami kaagad. Pasensya nga pala sa video dahil puro paa na lang ang nakikita. Yung anak ko kasi ang nagbi-video niyan eh. So ito na nga, pauwi na kami sa bahay. At before nga pala kami bumili ng cake, ang una namin pinuntahan ay sa market talaga. Dahil pumili pa kami ng isda at karne para i-grill. Hindi ko lang na-videohan. Siya nga pala, may parte pala sa lugar na dinadaanan namin na taniman ng mga palay. Wala lang, naisingit ko lang. So andito na kami. Welcome to Esperance Home Subdivision. Marami nga pala mga bahay dito ay hindi pa natitirahan dahil hindi pa nga nato-turn over. Ayan, sa wakas nakarating din sa bahay. Ito nga pala yung papa ko, kararating lang niya. At ito si Audrey, classmate ng anak ko at kasama niya ang mama niya. Nagtataka siguro kayo no kung saan ang venue. Sige na nga, sabihin ko na, pupunta pala kami sa Eco Farm Resort. First time namin pumunta doon, kaya nakaka-excite. Hi! Pagdating na pagkadating namin ay pumunta agad ako sa reception para magbayad sa entrance, cottage, and corkage fee dahil nakapag-preserve na nga kami. Ito nga pala ang details for entrance, cottage, and corkage fee. At dito sa Angeles Cafe, makonsume mo yung corkage fee mo. Naman sa mga gustong mag-overnight, ito ang mga detalye. Dito nga pala sa labas ng swimming pool area ay makikita na agad ang karatula ng mga rules nila kung ano ang bawal at dapat susuotin kapag maliligo na sa swimming pool. Dito banda ay ang shower area nila. At ito na yung swimming pool nila na may 3 feet, 3.5 feet, at yung pinaka-last ay yung 5 feet, yung pinakadulo ng parte ng swimming pool. So dito naman tayo sa cottages nila. Diba napakaganda at napakalinis at meron din silang mga signages and pool rules para ma-maintain ang cleanliness ng area as well as the safety of the customers. At yun na nga, nasa cottage 6 kami at sa likod naman noon ng cottage 6 ay ang grilling area. Ang mga gustong pumunta dito ay pwede kayong mag-message sa FB page nila at i-search ang Karkar Eco Farm Resort. Dito naman ang sa umbrella, which is ang rent ay 400 pesos, good for 5 persons. Ito naman yung kiddie pool area nila.
Maganda rin pero di mo na pinagamit dahil need palinisin. At dito sa likod ng Angeles Cafe ay meron silang mini bar. See, ito yung way doon sa parking area nila. Pero before that, dito muna tayo sa the tent, which I think dito held yung reception ng mga magsing-irog na galing kasal. So punta na tayo sa parking area nila. Malaki pala yung parking area nila, pero ngayon wala masyadong naliligo. Baka bukas, marami kasi Linggo. Dito nga pala yung comfort room, ilang hakbang lang from the pool area. Ito yung sa panglalaki. At dito naman ay sa pambabae. That's all for the tour at kakantahan na namin ang aming celebrant. Happy birthday, Kendra! Happy birthday! Faster! Yeah! Happy birthday, Kendra! Happy birthday, Kendra! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Kendra! Okay, blow your candle! Thank you.
you for watching, mga ka-sisters. Bye-bye!